kabayan ang apektadong ari sa iluto na. Yan, luto na ho yan. Parang na isang inihulog pa. Mga kabayan, isang napakagandang araw po ulit sa inyong lahat. Kamusta po? Welcome po ulit dito sa Daddy Will TV. At tayo ho ay nandini ulit sa Sitio Burandal ng Barangay Marilag, Rosario Barangas. Tayo ho ay mamiminyagan plus birthday celebration, first birthday celebration po ni Israel Sain. Yan mga kabayan, tayo po ay na-invite ulit ng kanyang mommy at daddy. Shout out po kay Kuya Romel at kay Ate Joy. At syempre po ay din po sa Pamilya Latosa. Yan, napakabubuit po, lagi po tayo na-invite sa kanilang mga vacation din eh mga kabayan. Ay samahan niyo po ako mga kabayan at isi-share ko po sa inyo ang isang masayang handaan ng aray. Ay maganda-gandang handaan ulit mga kabayan. May kakatayin ho din yung tatlong baboy. Yung dalawa ay gagawin terkadaw. At yung isa naman ho ay lechonin mga kabayan. Isang masayang birthday celebration plus christening mga kabayan o binyagan. Israel Sain, welcome to the Christian world. Mga kabayan, makakasama ulit natin aray ng mga manunulungan ng Sitio Burandal. Ko ay magagaling kong magluto aray. Shoutout po kay Kuya Elmer at sa napakaraming manunulungan din ho sa Sitio Burandal at din ho sa mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Latosa. Yan mga kabayan, magdamag hanggang tanghaling lutuan ang ating hong sasamahan dito naman ngayon mga kabayan. At isa naman ho aray ang handaan din sa amin sa probinsya ng Batangas. Ilan taon nagkakambing ngayon kuya? Israel, yan, 1 year na sa Israel. At habang nagkakataya ng baboy, hinahanda na ako rin gulay-gulay sa buwis bawang para mamaya pasalang gisa ng gisa. Yan mga kabayan ng mga taga Talisay. Mga kabayan, yung mga kapamilya po ni Ate Joy from Talisay, Batangas, yan, nagsipagdatingan din po sa Vesperas. Kabayan ng ating lolo, ay kalala ka ng alaga baboy. Yat ka na tayo ho din sa birthday na kalang apo. Yan mga kabayan, ay di nakatay na ang unang baboy at tarehot yat. Tulong-tulong na, mabilis lang magiging gayatan din eh. Marami o ring manunulong ang aray. Hindi na daw. Maray, walang sinabi ng mag-ahamon na daw. Ilang putahe gawin, Elmer ang balak na to, hindi na eh. Parang dami? Labing. Hindi, kasama na Shanghai. Shanghai. Isang mga ano kaya pampatsira? Baby love! Yan mga kabayan ang ating magba-birthday, isang taon.
Yan mga kabayan, right, inumpisa na rin mga taba, pang pamantika, mantikain. Yan mga kabayan, kakakasal lang ho ni Kuya Romel at ni Ate Joy. At ngayon naman ho ay birthday, first birthday ng kalang baby boy. At magkakatay naman ho ngayon ng tatlong baboy. Nang kasalan ho, may dala kaming isang jeep na mahigit sa tuladang kilo ng baboy. At ngayon naman ho, may tatlong baboy din eh. Dalawa ho igagawing di putahe at yung isa naman ay lechon. Mga laman para sa kuya nga na dinadali. Masakay ito ka tayo sinungga. Okay na dinadali na. Puwil eh. Sinungga ako daw na wala sa bang. Ay, sabungan pala na. Saglit lang din ang magiging gayatan pagkano yung karami ang nanonulungan. Mga kabayan, ang naging tulungan nga pala ho ay hapon. Ay mangyari ngayon ho ay alas 4 ng hapon. At di pag natapos daw ho aring gayating aray, sabi ho ng ating Mr. Cocinero ni Kailmer, ay di umpisa na ho ang maglutaw hanggang umaga. May lechonin pa ho. Mangyari mga kabayan ay di hanggang umagang paikutan na ho inang lechon. Tatay po ni Kuya Romel at tatay naman po ni Ate Joy. At siya, Romila Tosa. May katukayo ng matarasal anak na ko ito, Romila Tosa. Dahil kapag nakakuha na MPI, hindi makakuha ko ang may katukayo. Ay! Nahirapan yung pangalan yung mahirap. Magkatukayo eh. Nga? Mahirap talaga yun. Yan mga kabayan. At di si Baby Labay, iniba na daw ang spelling para Israel naman ngayon kaya. Israel. 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 Ano? Kaya pala tawag na iba daw si Israel. Si Israel, yan. Pwede, baka may daliri na. Ulas na ka. Yan mga kabayan, ang ating birthday boy. Ikasama natin din eh. Yung ganyang birthday boy, Kuya Ningel, no? Medyo nag-iingat ng kaunti. Pag birthday boy. Yan mga kabayan, may nagagayat ng binotuhan at may nagagawa ng pa-Shanghai. Mga kabayan, ay di si Kielmer ho'y magluluto na rin ng adobong Tagalog pampahapunan. Bayan, dahil adobong Tagalog nga ho, lulutuin na ko Ilmer. Yan, naglagay na ho ng taba para masarap ho garnig mamanti-mantika ang adobo. Yan ang pang adobo. Pampahapunan ko, maiba naman ang pahapunan ngayon. Lagi sinungga ako kayo ngayon, adobo na agad. Maganda ng puti. Ang kuya, ano pala yung pag nag-adobo, may mga laurel din. Yun. Bayan na reho ay birthday ha dahil matutulogan. Mga kabayan, at di normal host din ay sa mga handaan sa amin sa probinsya, din lalong lalo na ho din sa amin sa Batangas, ay pagkarami mga pagod na mga manunulungan ay may nagagayat-gayat na ho ng garing mga lumanloob, may sindet, gumsel pa yung bitukang mura, at reho ay isa sa mga pampaalis pagod ng mga manunulungan. Sarah.
Attack! Attack! Yeah, ready na! Sindit! Yan mga kabayan, ang sindit eh di uutay na, tara dahil magaling na pampael! Kampagana! Sige kaya, dadali rin. Yan mga kabayan ng sindet, kain po. Yung asim, anghang, tsaka alat, ayos na ayos. Pampael pa daw ho, are. Masarap sa kahit saan. Kabayan, apretada. Naglagay si Kuya Limar ng tuyo at oyster sauce naman ho ngayon. Sekreto pala takal yan. Suka. Wait lang, pausap ako dyan. Baka lang magkadoble. Lalagay mo lang dyan, wait lang. Siguro si Tango yan, hindi mo doduble. Mahirap na. Wag. Hindi na. Oo. Isasama ko 'yun sa. Pwedeng ihalbos yung isang malaki. Isama. Pero wag na. Ha? Ha? Hindi. Nasi ni Staur. Pasi yung nagtaas si Pakay. Parang pangalata. Mga kabayan, idea tinitimplahan na ho ni Kuya Elmer aring dalawang naglalakihang batiyan ng apretada. Marami pa hong luluto hindi ni na Derikado gaya ho na rin mga pata. Yung mga tinaddad na pata mga kabayan ay gagawin daw hong humba. Ayan, naglagay na ho ng pineapple juice, konting betchin, Sprite mga kabayan. Ayan ho, isa sa mga magpapalasa, magpapalapos sa sabaw ho na rin pinakahumba. Naglagay din ho din si Kuya ng pickles at syempre ari ho yung lalong bubuhay sa lasa ng ating humba, yung pinakasangkaka at sa syempre po ay konting toyo mga kabayan para naman ho magpanlapan-laban na ang tamis, asim at alat ng humba. Mga kabayan, isa sa mga talaga naman ho na nung wala pang rep, ayan ho ang lagi niluluto, humba. At yan nga daw, kahit abutin ilang buwan ay hindi basta napapanis, lalo na ho pag karning matamis. At syempre mga kabayan, idea at marinade na ho lahat ng karne. Yan naman po yung minabakang tinatulyase, uumpisa na daw ho ang pagluluto. Katulad ho na rin mga kabayan, maya-maya pa'y pwede ng ahunin. Ari hong adubong Tagalog, yan ho'y tinatad na mga ulo puel. At di tamang-tamang bago ho naman umuwi aring iba hong manunulungan, ay nakakain na ho ng masarap na adobong ulo o adobong Tagalog. Mga kabayan, ariho ay magkakaroon na ng konting salaw-salaw at ariho ay pahapunan na. Mangyari mga kabayan ay alas 4 nag-umpisa ang tulungan at di pagpatak ho ng silim, ariho at makapaghapunan na. Mga kabayan, ay di ayos na rin pahapunan. Di niho sa birthday celebration ni Israel. Sabi nga ho, naki-itok ay
sinong gaok na walang sabaw. Yan, adobong Tagalog ay di arihaw. Tama-tama naman at napakarami ho ng manunulungan din ng mga kaibigan at kamag-anak. Ay di makakapaghaponan mga kabayan. Yan ho, at di kain ho kayo mga kabayan. At ang aring ating mga kababayan din na ho ang manunulungan ay mandadali na ng ayos. At kakagana ka naman ho kumain mga kabayan sa ganda-ganda naman ho ng kulay ng adobong Tagalog na aray. Ay lahat ho ay gagana. Kain po kayo. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from. Yan mga kabayan ay di ini-enjoy na ho aring hapunan niya at dumating rin ho si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy ho ang ina po ng Israel ay isang police woman. Yan mga kabayan galing sa duty. Pwede na rin ho maghapunan. At di nakakatuwa naman ho mga kabayan pag garing may handaan ay tulong-tulong pa rin ho din. Yan ho masarap sa buhay probinsya. Yan mga kabayan ay di habang naghahapunan ng iba, ari naman hong ating mga kusinero ay diretsyong-diretsyong lutuan. Katulad ho na rin si Kuya Joho at si Kuya Roel ay diretsyong-diretsyo ang pagluluto na rin mga dinugoon laman loob. May pinalalambot na hong adubo, may pansalang na hong mga apretada na marinade na rin ho ni Kielmer. Mga kabayan yan, huwag ho kayo magtataka ha, garni ho talaga ang dinugoon laman loob din ho sa amin sa lugar namin, din ho sa parte ng pag-ulingin, marilag, ay sanay ho kami sa garning dinugaan ng masabaw. At yan ho ang huling-huling ng panlasa namin. Gusto ho namin yung garning ng masabaw, yung hindi ho kalagkitan ng silang gaok. Nakita nyo, ganun ho, nagkukulay tsokolata, yan ay ayos na ayos din sa amin. Aray mga kabayan, at may pinalambot na rin ho din yung mga binutuhan. Aray naman ang binutuhan o adobo version ni Kaya Elmer, malaapretada na itsura. Ang sarap ganang binutuhang arek ko, ilang pamputahe ang nakasalang din eh. At sabi nga po ni Kielmer mga kabayan ay nasa 11 putahe ang lulutuin kasama ang Shanghai. Ay di nauna na muna ho aring mga binutuhan at ay susunod na ho din ang mga inapretada mga kabayan. At di ang ating mga kasamahan naman din eh, ay habang nga naglulutuan ang iba naman ho ay nag-enjoy ng kanilang pagbibidyo okay. At di mamaya-maya naman ho'y katulong sa paglilitsyon at pagluluto. Yan mga kabayan ang apretada. At di nga ho ang ginawa mga kabayan. Badwat ho pagkakataon na mababakante ang tulyasa ay di hulog lang ang hulog. Halos naman po yung marinade ni Kuya Elmer ay palambuti na lang. Pag nalagyan ho ng carrots patatas ay ko'y kaigi na. Yan ho ang tinausihan. At arin naman po ang apretadang Batangas. Yan mga kabayan, ipalalambutin lang ng ayos. Sasamahan ho ng mga gulay. At di, mamaya kaigin na yan katulad na ho yung mga kabayan. Pagkakaluto naman ho, ay ilalagay na sa plastic para ho hindi manlamig. At yan ho, pag nailagay sa estero, hanggang bukas ay kaigin na. Palalambutin lang mga kabayan, arin mga carrots, patatas ng apretada. At di, mamaya arin ho, mapaplastic na din. Traditional na patuntun. Tada, sinamon ho aring gulay, gagasili na yan. Hindi ko lalambutin na ang plastic ho aring nausi. Kuya, ano, ayos na lechonay? Ayos na. Tomato
ako. Malapit lalo kuya Corris yan ngayon. Balik ako eh. Makakarating ito sa ring. Sabi na mo talaga. Parang hinahatak ako pabalik ito. Ada. Alam mo kung ano yung apretado ulit yan, kuya, isang yan. DR ang isang apretada. Yan, at mag-hold po ulit ng isang apretada. First apretada po ulit. Kasang kaso yung durian. Sa awak-awak. Iyak na bukasan sa ubang. Yan, mga kabayan, ang apretada ng aris ay luto na. Yan, luto na ho yan. Para naman ang isang inihulog pa. Ay, ngayon ay lampas na ata ng alas 12. Eh. Pagkada pa rin na tayong sa ulas. Ay, iyan ba mabubusan na? Mga kabayan, ay di aabutin nga ata ng paumaga, aray magiging loto ang aray. Katulad ho ng apretada, yan pagkaluto ho ng isang aray, meron pang isang nakasalang. At din ho ay may lulutuin pang ibang mga putahe gaya ho ng nilabanusan o kilawin. Meron pa ho lulutuin kare-kare. Yung lechonin, mga kabayan, pinatutuyo-tuyo rin muna bago ho rekaduhan. Yan, mga kabayan, ang isa sa mga masarap na putahe ng laman loob, ang kilaway. Yan, nilagay na ho ang labanaus. At ang masarap talaga dito, mga kabayan, yung lasa ng labanaus, yung asim po ng suka, at syempre po yung natural na lasa ng laman loob ay panalo-panalo ang kilaway. Mga kabayan, pag natapos ho ang lutuin na rin inilabanusan, ay isusunod na ho din ang kutsero at yung kare-kare. At yung iba naman ho nating mga manunulungan din ay nag-uutay-utay pang nga no, maglinis ng baboy. Alauna ng madaling araw ay nag-aayos ng baboy para naman po sa panlechon. Mga kabayan, i-prepare na ho ni Kuya Marlon ang mga gagamitin din sa lechon. Yan, may kokola na pampahid sa balat. Andin na rin ho mga salay. Yan, may tinimpla na rin ho pang kalisakyan. At pinatutuyo na ng konti aring baboy bago ho tuhugin. Ang ating lechonero. Yan. Ay, ngayon lang nakakita ng pusyera na may nestle cream. Ha? Nestle cream? Yeah, bagong putahe mga bayan. Di nestle cream, maraming ating pochimor. Yan mga bayan, ay dito na ang ating pochimor. Lalayin lang ng pera pinaka-repalyo at di rin ako yung ating chair. Mga kabayan na kare-kare. Hindi nang kapit ang sabaw. Thank you.
kabayan, TR na ang huli natin Ricardo, ang pinaka pechay at ara naman hey, pag naluto mga kabayan, ipasasarapin ang ating baguong parang malahang mas lalo ho ang pasasaramay. Ara naman po mga kabayan, edi kompleto ng lasa, may peanut butter at iba pa yan ang ating masarap na kare-kare by Boss Ado. Mga magulang, bilang mga magulang ng batang ito, nais pa doon siyang tumanggap ng sakramento ng binyag upang makaisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sampay ng Kristiyano. Mga magulang, nalalaman pa ninyo na kalapit ng kahilingan ito ang pananabutan na hubungin ng inyong pagbibigayan sa Diwa at Kristo. Kayo naman mga ninong at nina, nakahanda pa kayong tumulong sa mga magulang na akay ng inyong inahanap sa pananampalataya. Bilang pinagawan at sa pinagkristyano, ipinagagal akong tanggapin ang bata ito, kaya bilang tanda ang pagpagawa namin sa kanya, mga magulang, kayo muna, kukursan ninyo ang buong ng bata. Kayo naman ang mga ninong, sumalin niyo ang Panginoon at sumalin ang mabubuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa inyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ilinipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alaga. Naglalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sumayin sapagkat sa mga katulad nila nagkakali ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa pag-aari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapaminang sa mga pinag-aarihan niya. At pinagawa ni Jesus ang mga bata, ipinagawa ang kanyang mga amay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sinubuhay ka na ang iyong Panginoon sa Kristo. Kayo ba ang sumasapalataya? Oo, sumasapalataya. Sa pananampalataya na mahalang natin ipinahayag at inigawan ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yeah.
liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong linyag. Sa tulong ng mga magulang, ng mga nilumatina at mga mag-alag ito sa kanyang puso't diwa, hanggang sa pagbalik ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Ngayon ating sama-sama dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sa pahingan ng Diyo, mapasalangin ang kapalian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapalin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulong sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At ang iyong pagkatiwala sa pangalagat ng mga nabiyaring Maria ang bagong binyag, kaya ang dasali, Abagino ng Maria, natupunong ka ng grasya. Ang Panginoon ng Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Yan, sabay-sabay natin dasalin yung panalangin ng pagbaspas. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagdiwang ang sakramento na nagbibigay ng iyong habang panahon kaming lilingkod sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Pagitapatin mo kami bilang mga magulang, ninong at ninang, ay malapiling matapat sa aming mga pinangako sa binya. Inilulugod namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng kahit. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Kami magpalain kayo lahat ng mga Panginoon ng Diyos Ama. Ang Espiritu Santo, tumayo tayo mapayapa. Iyak, pakipatayin na sa tingin at hindi. Happy birthday! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed.
Yan mga kabayan, ay di maaga po natapos ang binyag at maaga nga po naganap. Alas 7 po ay ginanap na po yung binyagan. Maaga pa naman mga kabayan, ay di may haye na. Lahat po ng putahing luto ay nakahaye na po yan mga kabayan. Ay di i-enjoy na po aray ng mga unang makakarating din ng mga kabayan. At ang selebrasyong aray hanggang hapon na daw, hanggat may naihayan, sabi nga po nun na Kuya Romel, yan. Ay di mga kabayan, dire-diretso na po yung dating ng mga kabarangay, mga kapamilya, mga kaibigan, mga ninong at ninang, mga kamag-anak po. At din yung mga kabayan ay mag-uumpisa pa uli na iba pang lutoan, gaya ho ng mga pinindot, yun ho ay may lulutuin pa. At yung kaarawan na nga ho, may lulutuin para ho hindi basta masira. At DR naman ho ay maraming bisita din nila mga kamag-anak ang magtutulong-tulong. At yung mga ninong po galing sa ibang lugar at mga katrabaho po ni Kuya Romel at ni Ate Joy ay di nag-uumpisahan na rin po magdadingan. At ang celebration nga ho aray mga kabayan ay hanggang gabi na, hanggat may naihayad ho ay tuloy na tuloy. At aray naman ho ay diyan mahigit ng pagpindot ng mga kanyang mga kamag-anak. Yan ho ay lulutuin naman, natawag ho na bilo-bilo. Mga kabayan, aray ho tatay ni Kuya Romel, si Kuya Ellis, magaling ho dumali ng garneng pinindaw. At talaga naman ho naglalasang ice cream eh, may vanilla, may langka. At yan nga ho ay talagang napakabangaw, may konti pa kanais. At yan naman ho mga kamag-anakan ni Ate Joy from Talisay, Batangas. Ayan, nagsipagdati na rin ho mga kabayan. At aray ho ay mga bisita alis dating mga kabayan, dahil nga ngayon lang ho ay alas 8 o mag-aalas 9 pa lang ho na umaga. Ay di yan mga bisita ho ay alis dating. Mamaya naman mga kabayan, sigurado na ang ating mga kaibigan din nga mga gusto magpainit mamayang gabay ay di dire-diretso naman ang paring ayin at mga kabayan, mga ninang Israel from Tanawan at ang mga kanyang kamag-anak from Talisay, Batangas. Mamaya po ulit. Kuya, okay, kamusta po? Kumain muna ako kayo din natin. Hey, Big Boss Dandan! Mga kabayan, ay dito po ang naging masayang kaganapan sa birthday celebration, first birthday celebration ng Israel Sane
At sinabay na rin po ng kanyang mami at daddy ang kanyang binyag. Ay di yan hot, marami hong mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kabarangay ang nakarating. Mga kamag-anak po ni Ate Joy, kamag-anak po ni Kuya Romel. Ay di mga nagsipagdatingan po ang kanilang mga trabaho. Ang kanila pong mga nakuhang ninong at ninang, ay yan, nagsipagdatingan din po. Maraming maraming salamat po kay Kuya Romel at kay Ate Joy sa pag-invite po ulit sa atin. At sa pamilya Latosa na napakababait po, lagi po tayo na-invite sa mga kasiyahan na ginaganap sa kanilang pamilya. Paano mga kabayan, hindi hanggang dito lang po yung video natin. Maraming maraming salamat po sa pagsama ulit. At arihaw, ay di in-enjoy na ho ng ating mga kababayan ang isang masayang binyagan at first birthday celebration ni Israel Singh. Paano mga kabayan, aray, handa na naman sa Batangas at di arihaw, magsasaya na naman ang ating mga kaibigan din ay. Maraming maraming salamat po at kita-kita po ulit sa mga susunod na video. God bless po sa lahat. Hi everyone, we are here at Marilag. Dani ka umura ka. Si Chogorandal. Nasaan ka ba? Oo, nasa ka ba? Bebe! Oo, pwede dyan. Sa may algo ka dumaan, ano? Talaga, kaya ka ba? Sa kahit pa